Hello guys, welcome back to my channel. My name is Butek again, and guys, for today's vlog guys is we're going to do unboxing ng aking biniling bag dito sa Dubai Mall, sa Dubai Mall Fashion Gallery. And yun guys, gusto kong i-unboxing to and gusto kong gawa ng video, hindi dahil para magmahili, gusto ko lang i-save as a memory to guys. And dun sa mga tao din na parang like me, naghahanap ako ng knowledge sa YouTube pag may binibili ako isang bagay. So I want this video to be enlightenment para halimbawa kung sino gusto bumili ng ganito is malaman nila na ganito pala yung product na ito. So guys, bumili ako ng bag actually to reward myself and also serve as a remembrance dito sa naging trip ko dito sa Dubai for 3 days. I was planning to buy a gold, actually gold bracelet, pero naisip ko kasi, sabi ko, gusto ko itong bagay na to is hindi ko siya ibebenta and gagamitin ko siya palagi. Gusto ko yung bagay na to is yung it will serve a hard remembrance for me. At ayun guys, ano ba? Yun, nagbabalak din kasi ako bumili nung nag-iisip din ako na yung Louis Vuitton na bracelet. So medyo maganda rin kasi siya. But sabi ko, medyo pricey siya ng konti. I mean, gusto ko kasi talaga ng bag na ganitong kaliit. So guys, ito yung bag na binili ko. So as we all know, nagbago nga yung Gucci ng kanilang bag, yung color nila. And kung babalikan yung vlog ko, yung sa unang Gucci bag ko is ganito na yung bag nila. But ito siya guys. So ito siya guys. Yan siya. So before guys, nung bumili ako ng bag, yung toiletry pouch na may vlog din ako, black pa yung kanilang box. Pero this time, ganito na rin yung kanyang color. To me, medyo namimiss ko yung black and white na packaging ng Gucci. Kasi medyo, para sa akin ha, medyo elegant siya for me, yung black and white, and very noticeable siya guys compared dito sa color green. But elegant din naman siya. Napapansin ko lang ngayon guys, ang Gucci is isa sa pinaka maraming fake sa market. So yan siya guys. So ito siya guys, medyo yung kanyang texture ng dust bag niya, medyo hindi malinis tingnan to be honest. Compared do sa dati na medyo satin feel siya, ito medyo recycled yung kanyang texture, yung dust bag. Pero anyhow guys, kasi ang dust bag naman, wala naman siya talagang function. Kasi katulad ko guys, hindi ko pinapasok sa dust bag yung mga bag ko. Inahayaan ko lang silang naka-open and ginagamit ko din kasi sila. Kasi hassle guys, ibabalot mo pa siya na ibabalot, di ba? So yan, may black ribbon siya dito. And then putin na natin. So ito yung bag niya guys. So ito siya guys. Maliit lang siya guys. And guys, yung resibo, tinago ko na sa bag ko. So siya guys, bagong-bago siya guys, meron pa. And guys, share ko lang ha. Nung pumasok kami sa Gucci, wala talaga akong balak bumili. Gusto ko lang tingnan yung bagong labas nila na style na mga body bag din, pero maliliit lang siya. And then, nung nakita ko to, sabi ko, ito yung gusto ko talagang size ng bag for everyday use, yung mga, hindi ka naman magdadala ng masyado madami. So, mga, siguro, sanitizer lang, mask. Ito siya, guys. And, so, tanggalin na natin siya, guys. Tanggalin na natin yung kanyang cover. Bago siya, guys. And, bait ng SA ng Gucci sa Dubai Mall kasi, dali niyang kausap. And, tanggalin ko na siya, guys. So, ito siya guys, meron siyang parang support dito. Hindi ko alam guys kung leather to. Yeah, parang leather yung material nito. Actually guys, sa sobrang liit ng bag na to, parang yung ganito guys, parang para sa akin na parang not necessarily, pero it adds up the design na din. And then guys, ito yung famous stripe ng Gucci na it's a red, and I think this is very dark blue. Para sa akin, hindi siya guys, hindi siya color black, so parang color blue siya, very dark, close to black na siya. So nylon yung material niya dito guys, and mukhang matibay siya. So meron siya ditong adjacent, then may parang stopper siya dito na leather din.
So ito yung likod niya, guys. Ito ata yung interlocking Gucci design, parang web design. So ayan siya, guys. Color black canvas, hindi siya leather, canvas siya. And then yung side niya is yun yung leather. So meron siya dito, guys, na mini compartment. So pwede kang maglagay dito ng mga cards and coins para separated siya dun sa main compartment. So ito yung kanyang main compartment. So ang dami pa niyang stuffings, guys. So guys, so ang plano ko dito, guys, is hindi ko naman siya lalagyan ng stuffings talaga. Kasi maganda naman yung full manon bag, guys. So ito yung inclusions niya, guys. Meron ganito. Again, hindi natin kailangan yan. And then meron tayo ditong care card. Yes, meron care card. Yan siya, guys. Okay. Dami niyang stuffings, guys. So ganito, guys, pag talaga stock yung binibili nyo. So meron na namang inclusions. This care card ulit. I think this is different language. Ayan siya, guys. Care card ulit. And then sa loob niya, guys, is very simple. Ayan siya, guys. Very simple. Wala siyang ibang compartment, as in. Ganun lang siya, guys. So, pag-usapan naman natin, guys, ang pwede kong ilaman dito sa bag na to. So, guys, like what I said, pag ganito yung bag nyo, pwede ito na rin yung wallet nyo. And siguro naman pag lalabas kayo, tapos ito yung bag nyo, hindi naman kayo magtatagal or mag-overnight sa isang bahay. Kaya, minimal lang yung pwede nyo ilagay dito, guys. So, I think dito sa compartment na to, guys, pwede ako maglagay like, siguro, credit card. Yan. And then, at the same time, ID. So, Emirates ID, national ID namin dito. And then, some cash. And, at mga, wait na, guys. So, coins. Siguro pang taxi, ganun. So, pwede ko na siyang ilagay dito. And for me, madali lang naman siyang hugutin, guys. So, eto na rin yung wallet mo. Ang tawag dito, guys, pag ginawa siyang wallet, is wearable wallet na rin siya. And, marami na, guys, ngayon na ganitong mga bag. So, yan, secure naman siya dyan, guys. Then, sa main compartment naman, guys, is, of course, yung ating cellphone. Kung ayaw nyo, like me, ayaw kong lagi naglalagay ng cellphone sa bulsa. Kasi, minsan, ang katulad nito, ang laki ng cellphone ko. So, gusto ko na nilalagay siya sa bag. So, pasok naman siya, guys. Kasi, tingnan nyo siya, guys. I'm using iPhone 12 Pro Max. So, halos eksakto siya, guys. Parang phone bag na rin siya. And then, guys, kung halimbawa medyo matagal kayo sa kung halimbawa lumalabas kayo or gagala kayo ng mainit or araw, so pwede akong maglagay ng sunglasses. So pasok rin siya, guys, as in marami pang space. And then AirPods, of course, gusto natin ng music. So yun. And then, of course, very important, sanitizer. And then wipes. Important din to, guys, wipes. Nowadays, syempre, pandemic, kailangan lagi tayo magsasanitize. And then, I'm putting, hindi necessary, pero lagi kasi nag-chatchup yung labi ko, kaya meron akong binabao na lip balm. Kasi, guys, pag nag-chatchup yung labi ko, guys, tapos, nagpuputok, nagdudugo siya, guys. So, kaya, minomoisturize ko siya. Kaya yun, medyo masakit siya, guys, pag nagputok siya, nakakahiwa siya, tapos nagkakadugo siya, guys. And then, of course, kung yun nga, not necessary na mag-reapply kayo ng perfume, guys. Meron ako ditong maliit na perfume. So, ginagamit ko to, guys, pag maliliit yung bag ko. Or even pag yung may normal size bag ako, naglalagay ako ng perfume sa bag. Pang reapply lang, guys, para always fresh tayo, especially pag mainit yung panahon. But sometimes, pag gumagamit ako ng mga perfume na medyo naglalast, so hindi ko na kailangan magdala ng perfume, hindi ko na kailangan mag-reapply. So, ganitong kaliit, guys, pasok din siya, guys. So, yan siya, guys, pasok siya. Pwede pa kayo actually maglagay ng mask, pero medyo ang disadvantage lang, guys, is pag kuhugutin mo siya, guys, medyo hahanapin mo siya actually sa loob kung saan siya. So, for me, marami akong nilagay dito, guys, na hindi naman masyado necessary. Like perfume, and kung mabilis lang naman kayo, hindi nyo na kailangan magdala ng AirPods or sunglasses. So,
But all in all guys, ang compact ng wallet, ng bag, and ang ganda niya guys. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya pag naka-fit sa akin yung ganitong kalaki guys, na ganun siya guys. So ito siya guys. So ito siya guys pag naka-fit sa akin. Pwede niyo siyang i-adjust kung gusto niyo na medyo masikip. Pwede niyo siyang i-adjust guys. But for me, okay na yung size nito guys. So, yan siya guys. Maganda siya guys kasi yan. Ang cute lang niya. Tapos, ganda nitong strap niya. Medyo nakaka-upgrade ng forma guys. And again guys, ulitin ko, pwede na ito yung wallet nyo. So, pwede hindi na kayo magdala ng wallet. Nandiyan na siya guys. So, yun guys, thank you so much for watching this vlog. And I hope nakatulong ako sa pag-unbox or pag-show ng product na to. And kung sino man yung makapanood nito na nagbabalak din bumili ng mga ganitong bags. So, this vlog is for you guys. And thank you so much for watching again. And please do subscribe on my channel. And huwag nyong kalimutan i-like yung video na to. And see you again on my next upload, guys. Bye!